Anong mas challenging? Indoor creative photoshoot or outdoor creative photoshoot? Siyempre, yung outdoor creative photoshoot. Pero paano mo masasabi kung hindi mo pa nasusubukan? Kaya tara, let's do an outdoor creative photoshoot. What is up guys? Hate here and today we are doing an outdoor photoshoot. This is an exclusive photoshoot. At ngayon, nandito tayo sa kagubatan na may falls. See? What is up guys? Hate here. Medyo lumabas tayo at nagpunta tayo sa kagubatan para sa content natin ngayon. Because today, we are going to talk about outdoor creative photoshoot sa kagubatan. And I will give you 5 tips kapag magshoot kayo ng outdoor. Bago ko pala makalimutan, if bago ka sa channel, this channel is all about photography. At madami pa akong videos na nakalahin para sa inyo na related sa photography. Bukod pa sa mga contents na posted na sa channel na to ngayon. And also if you find this content useful or at least entertaining, please do consider subscribing and also press that bell para updated ka sa mga regular posting natin ng content. Tara, let's learn more photography. Merong mga challenges ang kahit anong klaseng photoshoot, mapa-outdoor or indoor photoshoot man yan. Kaya para medyo mabawasan tong mga problema na to, mahalaga na mapagplanuhan mo to ahead of time. Or at least aware ka sa mga bagay-bagay before the shoot, during the shoot, and after the photo shoot. Tip number 1, prepare your things a day before. At least, yung paghahanda ng mga dadalhin mo for the shoot ang unang-una sa listahan natin. Dapat pinaghahandaan at iniisip mo yung mga dadalhin mo para sa photo shoot kasi mahirap na kung meron kang makakalimutan. Hindi rin masama na gumawa ka ng list. Either physical pen and paper na listahan or digital notepad na nasa cellphone mo para wala kang makalimutan. Siyempre yung shortlist mo for this ay yung camera, memory card, batteries, lights or strobe, reflectors, water, extra shirt, power bank, first aid kit at kung ano na pa yung maisipan mo pa. Yung list ay depende sa'yo. At ang pinaka tip ay maiprepare mo lahat ng dadalhin mo a day before just in case na meron ka pang makalimutan. At least mapaghandaan mo pa siya or magawan mo pa siya ng paraan. Example, kung yung batteries mo ay low bat, at least ma-charge mo pa siya. Or kung yung memory card mo may laman pa, at least may oras ka pa para ilipat yung laman niya sa computer para ma-free yung space. Something ganon. Kaya maganda talaga na pre-prepare mo yan ahead of time. A day before, at least. Tip number 2, do an ocular or check the location. And kung nakikita nyo, nag-i-start na sila ng photoshoot dun sa baba. Kami, galing kami dun sa pinakamataas na falls. Kasi next door muna namin yung lugar. Actually, kapag photoshoot talaga, dapat ini-explore mo yung lugar. If yung outdoor photoshoot ay ikaw mismo yung nag-spearhead o ikaw mismo yung may pakana, gagawin mo yung ocular talaga ahead of the schedule ng photoshoot. Para makita mo kung saan best yung location o best yung spot kung saan maganda gawin yung composition o yung photo na gusto mo. May mga instances na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon for ocular inspection ahead ng schedule. Kasi kung minsan malayo masyado yung venue at hindi mo pwedeng mapuntahan basta-basta. Example, kung out of town o masyadong liblib yung lugar at nakita mo lang sa Google yung site. Pwede din naman yung ocular ay doon mo na lang gawin sa mismong photoshoot. Pero syempre, maganda pa rin yung ahead of time kasi makakapag-prepare ka na agad at gumagana na agad yung creative thinking mo kung ano pa yung gusto mong gawin sa mismong photoshoot. Itong photoshoot natin, since ito ay exclusive photoshoot or paid photoshoot event na merong organizer, sila na yung nag-ocular sa mismong lugar ahead of time. Kaya medyo less na yung iisipin mo.
kasi ginawa na ng event organizer, in this case, sila Mars Galang Production, sila na yung gumawa ng ocular inspection. Isa yan sa benefits ng paid photoshoot. Kaya join na kayo sa mga ganito, lalo na kay Master Mars Galang. Tip number 3, check for safety hazard. Lagi niyong tandaan, safety first. Kahit nasa ang photoshoot ka pa o kahit ano pa yung ginagawa mo, lagi mong tandaan na safety first. Pero bakit ito yung tip number 3? Oo nga, dapat ito talaga yung tip number 1. Pero para masaya, ginawa akong 3. Yung checking ng safety hazard, lagi ang tinitingnan before the photoshoot. Kaya merong ocular inspection. At hindi lang before the shoot, during the photoshoot din. At sa pag-alis nyo din dun sa lugar ng photoshoot. Kahit saan applicable yan. In this case, since ito ay outdoor photoshoot, syempre yung safety ng lugar sa natural forces. Yung mga hazard sa nature, syempre yung hazard din sa mga tao. Safe ba yung lugar? Wala bang holdapper, kidnapper, snatcher, o kung ano pa? May security ba yung location? Mga something ganon. Tandaan nyo na physical safety at yung safety ng mga camera gears and equipment ang first priority kahit saan. Tip number 4, manage the time and plan everything. Kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo mapapansin yung oras. Agree ba kayo? At syempre, wala naman sigurong mag-outdoor photoshoot or gagastos para sa isang photoshoot kung hindi niya ito gusto. Syempre, passion mo ang photography kaya masaya ka. At pag masaya ka, habang nagpipicture, makakalimutan mo ang oras. Kaya mahalaga talaga ang time management, lalo na sa outdoor shoot. Make a concrete assumption kung gaano mo katagal gagawin yung mga bagay-bagay. Kung ikaw yung gagawa ng outdoor shoot, be aware kung gaano karaming oras yung kailangan mo and manage it well. Halimbawa, take note kung gaano katagal yung travel time. Pagdating mo dun sa lugar, gaano katagal yung preparation ng model or ng client sa makeup. Gaano katagal yung pag-setup mo ng gamit or equipment kung magsisetup ka ng ilaw. Anong oras ang break time? Gaano katagal yung shoot per composition na gusto mong ma-achieve? Or gaano katagal per theme na prepare mo? Tapos gaano katagal yung pagliligpit nyo ng gamit? Pati yung travel time nyo pabalik or pauwi. Yung mga ganong bagay. Again, in this case, since joiner tayo sa ganitong shoot, hindi ganon kabigat yung time management na iisipin mo. This is again one of the advantage of a joiner on a paid photo shoot. Siguro ang pinaka-tip ko sa time management kung joiner ka ng ganitong klaseng shoot ay yung time management mo sa pag-shoot sa mga model. I-check mo yung mga model at yung lugar kung saan mo sila gustong kuhaan ng picture. Check mo silang lahat, depende sa taste mo. At pagplanuhan mo kung saan o kung kaninong model mo gustong ibigay yung pinakamadaming shots. Natural lang na hindi mo sila pwedeng bigyan ng equal attention as an artist. Kasi syempre, mag-isa ka lang. Kaya better to give your time doon sa nakikita mo na pasok doon sa theme or composition na gusto mo. Picturean mo silang lahat, pero mag-focus ka doon sa pinakagusto mo para sa art mo. Tandaan mo sa mga ganitong klaseng photoshoot, multiple models yan. At iba-iba sila ng expression o base sa outfit na dinadala nila. Pwede mo silang mapicturean lahat at dapat mo lang talaga silang makuhaan lahat kasi para sulit yung binayad mo. Pero tandaan mo na meron at meron talaga sa kanila kung saan ka mas magtatagal kumuha ng picture. Kasi mas type mo siya, mas type mo yung outfit niya or yung character niya or whatever pa na type mo sa kanya. Pwede yung suot niya, yung expression niya ay perfect at match doon sa lugar para sa'yo. Ikaw lang ang makakapagsabi nun kasi iba-iba naman tayo ng iniisip at magkakaiba tayo ng art. Again, lahat sila makukuhaan mo ng picture pero meron at meron kang mas kukuhaan ng mas madaming shots. O pag-iisipan mo ang bawat click sa camera. Better give it to the best one in your eyes. Huwag mo lang masyadong ipahalata kasi masama daw na magpakita ng favoritism. Masamang magpakita pero hindi mo talaga maiiwasan yan at meron talaga yan. Tip number 5, always check and be aware of the weather. Ito yung last tip ko na siguro. Always check and be aware of the weather. Yung weather kasi talaga yung part ng outdoor photoshoot na hindi talaga natin kayang kontrolin. Ang pwede lang natin gawin ay paghandaan yung mga possibilities, lalo na kung out of town yung location nyo. Dapat aware kayo sa weather doon sa lugar. Hindi naman masamang magtanong sa mga taga doon kung ano yung experience talaga nila.
Malay nyo, regular pala na umuulan doon paghapon o paggabi laging umuulan. E di pagdating ng umaga, basa yung lupa. Kailangan nyo din i-consider yon for the safety of the team. Kasi baka may madulas, lalo na pag sa bundok nyo gagawin. Or siguro something na hazard para sa equipment. Kasi normally yung mga equipment natin, bawal talaga yan mabasa. Something mga ganon. Yung weather talaga sa mismong outdoor photoshoot with nature ang magdidikta kung gaano ka-successful yung photo output mo. Siyempre, given with your skill in photography. 5 tips lang talaga yung pinag-focusan ko for this content. Pero kung tutusin, madami pa talaga. Pero ito lang muna yung isi-share ko kasi ito yung sa tingin ko na pinaka-importante at makakatulong sa inyo. Halos lahat ng mga sinabi ko ay nasa planning side. Kasi ang success ng isang photoshoot, mapa-outdoor man yan or indoor, ay nasa planning. Yung mga bagay na gusto mong mangyari base doon sa peg na sinet mo as an artist ay pinaplano talaga yan para makuha mo yung best output na gusto mong mangyari. Feeling alive, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. So that's it for this video guys, thank you for watching Hate Photography TV at naway marami kayong natutunan, or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography and things that can be related to photography. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Hate, and I will see you in the next video. Mabuhay!